Sa simula ng eksena, ipinakilala tayo kay Kesai Mai, isang high school girl na kamakailan lang na ipadala sa isang bayan dahil sa paglipat ng trabaho ng kanyang ama. Habang nagigising siya, nakakakita siya ng tanawin ng bayan mula sa kanyang bintana at nagmumura sa sarili na hindi niya inakala na titira siya sa isang bayan. Pagkatapos nito, naghahanda siya para sa kanyang unang araw sa bagong paaralan, na nagpapas siya na maging isang disiplinadong, mababang loob, at sosyal na estudyante. Sa loob ng silid-aralan, mayroong nakabukas na grupo ng mga babaeng estudyante na nakikita na nag-uusap tungkol sa isang bagong estudyanteng galing sa Tokyo at plano nilang samahan siya sa kanilang grupo. Samantalang isang estudyante na ang pangalan ay Odegiri Shino ay tinatawag sa staff room kung saan ini-inform siya ng isang guro tungkol sa pagdating ni Kesai. Si Shino ay inatas ang tulungan si Kesai na mag-adjust sa kapaligiran ng paaralan dahil siya rin ay galing sa Tokyo katulad ni Kesai. Si Shina ay inaakay si Kesai patungo sa kanilang silid-aralan habang ini-record ng huli ang mga pasilyo ng paaralan sa daan. Pagpasok sa silid-aralan, maayos na nagpakilala si Kesai sa kanyang mga bagong kaklase at umupo sa kanyang upuan. Sa oras ng pahinga, mag-isa siyang umuupo habang ang ibang mga estudyante ay nagtitipon sa iba't ibang mga grupo. Napagtanto niya na kailangan niyang simulan ang paghahanap ng mga kaibigan o kaya'y mag-isa siya sa mga darating na araw. Pagkatapos, kumuha siya ng mamahaling petaka mula sa kanyang bag na kumuha ng atensyon ng kilalang grupo ng mga babae. Lumapit sila sa kanya at ang pinuno ng grupo na si Yuria ay nagsimula ng isang usapan. Hindi nagtagal para kay Kesai na maging komportable sa kanila. Pinasaya niya ang pinuno ng gang sa pamamagitan ng pagpuri sa kanyang buhok at sa kanyang pangalan. Kahit na tila ito'y kakaibang uri ng impeksyon, subalit sa kanyang puso, iniisip ni Kesai na ang Yuria at ang kanyang mga kasama sa gang ay tanga. Samantalang si Shino biglang naranasan ang kahirapan sa paghinga, na kumuha ng atensyon ng lahat sa silid-aralan. Si Sekai, ang kaibigan ni Shino, ay dumali sa kanya upang magbigay ng suporta. Sa kakaibang pangyayari, nagsimula si Shino na magpanik dahil natuklasang magkasama ulit sila ni Kesai sa parehong klase. Sinabi ni Shino na noong siya ay nasa junior high school, siya ay naging biktima ng pang-aapi mula kay Kesai at sa kanyang gang. Ang pahayag na ito ay nag-iwan ng buong klase na nagugulat at nagbago ng kanilang pananaw kay Kesai. Bilang resulta, ito'y agad na umalis sa silid-aralan. Si Kesai na malito ang sumunod sa kanya, nagtatangkang hanapin ang paliwanag sa mga akusasyon ni Shino. Habang lumalapit siya, nakikilala ni Kesai siya bilang si Kumura, isang dating kaklase mula sa junior high school na nagpalit ng pangalan at naging Shino. Sinasabi ni Kesai na ang mga taong nambubuli sa kanya noong nakaraan ay sina Chiharu at Chiori. Hindi siya. Sa isang flashback, lumalabas na si Shino ay tunay na naging biktima ng pang-aapi ng isang grupo, at si Kesai ay lamang nanunood mula sa malayo. Dahil dito, iniuubos ni Shino ang kanyang paghihiganti sa kanya. Biglang pumasok si Sekai, at bigla namang nagsimulang umarte si Shino na parang biktima. Makita ito ni Sekai, sinabihan si Kesai na lumayo sa kanyang kaibigan. Pagkatapos ng pangyayaring ito, walang nakikipag-usap kay Kesai sa buong klase. Kinabukasan, bumalik sa paaralan si Shizuka, isa sa gang ni Yuria. Pagkatapos gumaling mula sa sakit, pagpasok sa silid-aralan, napansin niyang may bagong mukha sa klase, si Kesai. Ngunit bago siya lumapit kay Kesai, pinigilan siya ni Yuria at ini-inform tungkol sa kalahok ni Kesai sa nakaraang pang-aapi kay Shina. Galit sa pahayag na ito, nilagyan ni Shizuka ng tubig si Kesai at inidemand ang public apology kay Shino. Naduraj ang dangal. Umalis si Kesai sa silid-aralan at sinarado ang pinto, aksidenteng masaktan ng mga daliri ni Shizuka sa proseso. Sa sobrang sakit, umiiyak si Shizuka, at upang paigtingin pa ang sitwasyon, sinasabi ni Shino na dati nang ginawa ito ni Kesai sa kanya. Matapos makita ito, sumigaw ang buong klase kay Kesai, iniuudyok siyang umalis. Sa madaling panahon, nagtuloy ang klase, ngunit ang mga estudyante ay abala sa pakikipag-usap tungkol kay Kesai. Kinabukasan, dumating si Kesai sa paaralan at natuklasan ang kalat sa ilalim ng kanyang mesa. Kinuha niya ito at pumunta upang itapon sa basurahan, ngunit natuklasan ang kanyang notebook na nangingitid. Bilang tugon dito, kumuha si Kesai ng kanyang cellphone at ini-record ang sitwasyon. Sumunod siya sa mesa ni Yuria at nangingitid ang notebook nito tulad ng ginawa sa kanya. Pinagsabihan siya ni Yuria at binalaan na huwag hawakan ang kanyang mga gamit.
Sa oras ng pahinga, kita si Shino na maingat na sinusubaybayan si Kesai. At dahil dito, natutunan niya kung saan inikip ni Kesai ang kanyang cellphone. Nang umalis ang lahat ng tao sa silid para sa tanghalian, nagpunta si Shino sa mesa ni Kesai para magnakaw ng cellphone. Sa sumunod na umaga, dumating si Kesai sa paaralan at agad na humingi ng paumanhin kay Shizuka para sa kanyang mga aksyon noong nakaraang araw. Gayunman, hindi ito pinansin ni Shizuka at pumasok sa silid-aralan. Sa mga sumunod na pangyayari, napansin ni Kesai na lahat ng tao sa klase ay nanunood ng kanyang video. Ito ay lumabas na inishare ni Shino ang kanyang vlog mula sa kanyang cellphone sa chat group ng klase. Sa video, inilalabas ni Kesai ang kanyang pangungulila sa kanyang bagong buhay sa bayan at inikwento ang masamang karanasan sa bagong paaralan. Sa kasamaang palad, ito'y nagpapalalapa sa hindi pagkakagusto ng mga estudyante sa kanya. Sa oras ng pahinga, kumakain si Kesai mag-isa nang lapitan siya ni Minami Abe, isang kaklase, at inimbitahan siya sa darating na cultural festival. Habang siya ay palabas na, huminto si Kesai at sinubukan maging kaibigan si Minami, ngunit nag-aatubiling maging kaibigan ang huli. Maikli lang pagkatapos, lumapit si Shino at inaasar siya sa kanyang kakulangan ng kakayahan na makipagkaibigan. Sa sumunod na eksena, kita si Kesai na nakaupo sa sahig ng banyo, nalubos ng naguguluhan. Lumilitaw na muli siyang inaapi ni Yuria at ng kanyang gang. Maikli pagkatapos, dumating si Shino at nakita si Kesai sa ganitong kalagayan, at nagbigay ito ng ngiti. Gayunpaman, agad na nawala ang kasiyahan nito nang bigla itong magkaroon ng hirap sa paghinga. Nagmadali siyang lumabas ng banyo at uminom ng gamot upang makalma. Natuklasan na si Shino ay may neuropathy at ang kanyang kondisyon ay na-trigger nang makita ang kalagayan ni Kesai mula sa traumatic na karanasan noong junior high school days. Pagkatapos ng pangyayaring ito, nagsimula ang mga estudyante na mag-ayos para sa darating na kaganapan, at si Midori, ang kanilang guro, ang nagbibigay ng gabay. Kaagad na umalis ang kanilang guro, at lumapit si Yuria at ang kanyang gang kay Kesai at binoraan ang kanyang mukha ng pula. Naguluhan ang kawawang bata at nagmadali sa banyo upang linisin ang kanyang mukha. Sumunod din si Shino at nagtulakang inaasar siya. Sinasabing ito ay simula pa lamang at, oo, papahiran din namin ng pula ang iyong mga braso. Ang eksena ay sumunod sa araw ng pista, kung saan masaya ang lahat ng estudyante. Ngunit nang pumasok si Kesai sa silid-aralan, sinimulan siyang apihin ni Yuria at ang kanyang gang tulad ng dati. Bagamat ito'y nangyayari, hindi pinapansin ni Kesai ang mga ito at nagtuloy sa kanyang mesa, ngunit biglang nagulantang siya sa isang bante ng uod sa ilalim ng kanyang bag. Lubos siyang nababagot kaya't kinuha niya ang puppet doll ni Shizuka at itinapon ito sa lupa bago siya umalis. Desididong bumalik siya sa kanilang bahay, ngunit hindi siya pinapayagan na umalis sa paaralan hanggang matapos ang pista. Walang mapuntahan, pumasok si Kesai sa isang kwarto at inilock ang pintuan. Sa kabilang banda, si Yuria at ang kanyang gang ay naglalakbay mula sa klase hanggang klase sa paghahanap kay Kesai pagkatapos ng maikli niyang tulog. Lumabas si Kesai ng silid lamang upang harapin ang gang ni Yuria. Pilit siyang itinutulak pabalik sa silid at inilalako ang pinto mula sa labas. Si Kesai naman, desperadong kumakatok sa pinto, umaatungal na palayain siya, ngunit iniiwasan siya ng mga nang-aapi at umaalis. Sa paglipas ng oras, nagiging kritikal na para kay Kesai ang magamit ang banyo, ngunit walang naruroon para buksan ang pinto para sa kanya. Pagkatapos ng pista, bumalik si na Yuria at ang kanyang gang upang buksan ang pinto. Madali namang sumugod si Kesai patungo sa banyo, ngunit muli siyang itinulak ni Yuria, na nagresulta sa kanyang pag-ihi sa sarili, nagdudulot ng nakakahiyang sitwasyon para sa lahat. Sinusubukan pa ni Yuria na pagtawanan siya, ngunit may isang estudyanteng nagngangalang Chiho ang sumigaw sa grupong ng aapi, na mariing sinasabing tigilan ni Yuria ang kanyang ginagawa. Sa galit, itinapon ni Kesai ang kanyang underwear at itinama ito sa pader. Nagpapalakad ng grupong ng aapi, ang balita tungkol sa insidente ng underwear ni Kesai ay mabilis na kumalat sa buong paaralan. Naging mainit na paksa ito ng diskusyon sa mga estudyante. Kahit papaano, hindi siya umiyuriya sa kanyang pantalon. Ang sabi ng iba, sa nabalitaan ito, nagmadali si Shino patungo sa banyo at biglang napatawa. Samantalang si Kesai, hindi na nagtangkang pumasok sa paaralan sa araw na yon. Sa halip, nagpunta siya upang makipagkita sa kanyang mga dating kaibigan mula sa dati niyang paaralan at masaya siyang nagdaos ng oras kasama sila.
Sa dulo ng araw, itinanong ng isa sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa kanyang bagong paaralan, at sinabi ni Kesai na hindi gaanong maganda ang takbo ng mga bagay. Sinasuggest ng kaibigan na bumalik na lang siya sa dati niyang paaralan, ngunit sinabi ni Kesai na kaya niya ito. Sa gabi, nagdesisyon si Kesai na baguhin ang kanyang itsura sa pamamagitan ng pagpapakulay ng kanyang buhok. Sa kanyang bagong anyo, bumalik siya sa paaralan kinabukasan, na ikinagulat ng lahat sa kanyang pagbabago. Hindi nagtagal, lumapit si Yuria para mangasar, ngunit sa pagkakataong ito, binati siya ni Kesai sa kanyang kakaibang pagsusukle, na ikinasaktan ng damdamin ni Yuria. Sa hapon, tinawag ni Guru Midori si Yuria para magkaroon ng usapang pribado. Ibinigay niya dito isang maliit na note na naglalaman ng reklamo mula sa isang estudyante na inaapi sa klase. Pagkatapos, kinonfront ni Yuria ang buong klase, nagtatanong kung sino ang nagsusumbong sa guro tungkol sa pang-aapi. Natakot si Chiho, at siya ang nagsumbong. Nakita ito ni Kesai, at sa kabila ng takot, tinanggap niya ang sisi sa sarili. Nagtatanggol kay Chiho mula sa maging biktima ng pang-aapi. Nainis si Yuria at nilagyan ng itim na tinta si Kesai. Iniwan ang buong klase na nagugulat. Pagkatapos ng klase, pauwi na si Kesai nang lapitan siya ni Chiho na nagpapasalamat dahil sa pagtanggol sa kanya. Sinabi ni Chiho na tutol siya sa pang-aapi pero wala siyang lakas ng loob na labanan si Yuria at ang kanyang gang. Habang nag-uusap, ibinulgar ni Chiho na kilala niya si Shizuka mula pa sa junior high school, at hindi ito isang malupit na tao tulad ni Yuria. Nang malaman ito ni Kesai, bumuo siya ng plano laban kay Yuria at inimbitahan si Chiho na pag-usapan ito habang iniinom ang tsaa. Sa susunod na araw, ginamit ni Kesai ang cellphone ni Chiho para i-text si Yuria at palakihin ang chismis tungkol kay Shizuka. Kalaunan, hiningi niya kay Chiho na magnakaw ng cellphone ni Yuria at sirain ito para hindi niya maibahagi ang mga mensahe. Pagkatapos ng klase, nagtagpo si Kesai at si Shizuka, at ibinunyag niya ang mga screenshot ng mga mensahe na ipinadala ni Yuria tungkol kay Shizuka. Inilarawan ni Yuria si Shizuka bilang isang mahina at hindi matalino, at ipinahayag ang kanyang ayaw dito. Una ay di tinanggap ni Shizuka ang mga ito, at sinubukang contacten si Yuria, ngunit hindi ito maabot. Dahil dito, napapayuhan siya ni Kesai na lumayo kay Yuria upang hindi maging susunod na biktima ng pang-aapi. Takot sa revelation na ito, tumakbo si Shizuka palayo doon. Sa ilang saglit, narinig ni Yuria ang sigaw at nagmadaling pumunta sa ibaba. Sa pagtatapos ng insidenteng ito, nag-usap ang mga estudyante tungkol sa pagkakakita kay Yuria malapit sa katawan ni Shizuka, at nagkaroon ng agam-agam na maaaring sinadya niyang saktan ito. May mga nagtanong kay Yuria tungkol sa pangyayari, ngunit hindi siya nagpapansin. Isang araw, hinarap siya ni Chiho at sinabi na hindi magbabago ang masasakit niyang asal. Pagkatapos, sinubukan niyang saktan ang kanyang sarili sa harap ni Kesai sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang pulso. Hindi alam ni Shino na ang lahat ng usapan ay near record ni Kesai sa kanyang cellphone. Ang balita tungkol sa insidenteng ito ay agad na narating ang tenga ng prinsipal. At bilang resulta, kinausap nito ang guro ng klase, si Midori, tungkol sa patuloy na pang-aapi sa kanyang klase. Sa sagot ni Midori, sinabi niyang ang pang-aapi ay naruroon sa lahat ng dako at dapat harapin ng mga estudyante ito ng kanilang sarili. Sa parehong gabi, binalika ni Kesai ang lahat ng mga recording na kanyang nakuha sa paglipas ng panahon. Dito, lumalabas na si Kesai ay lihim na nagre-record ng lahat ng kanyang mga usapan at karanasan kay Shino. Ipinakita niya ang lahat ng ito sa isang website at ibinahagi ito sa buong paaralan. Kinabukasan, nang pumasok si Shino sa klase, napanganga ang lahat sa kanya sa pagkakakita sa mga videos. Si Yuria rin ay nabigla sa mga ito. Agad niyang kinonfront si Gino at nagtanong kung totoo ang lahat ng ito. Ngunit walang may pagtanggol si Gino. Dahil dito, na-realize ni Yuria na hindi pala nang aapi si Kesai kay Shino. Sa pagtanggap nito, nagsimula ang buong klase na sisihin si Yuria sa pag-akusang maliit ang napili niyang target. Maikli pagkatapos, hinarap ni Shino si Kesai at itinuhog ito ng pagsira sa kanyang buhay. Sa sagot ni Kesai, sinabihan niya itong huwag sisihin ng iba dahil ang bawat isa ay may sariling responsibilidad sa sarili nilang buhay. Sa huling eksena, lumakad si Kesai sa harap ng klase upang makipag-usap sa lahat. Sinigawan niya ang buong klase. Ani lang silang lahat ang tunay na mga nang-aapi dahil walang nakatindig laban sa pang-aapi at mas in-enjoy pa ito.
Sinabi rin niya na hindi niya papatawarin ang sinuman at binati silang mamatay. Matapos ilabas ang kanyang damdamin, nagmartsa siya palabas ng klase habang ang lahat ng estudyante ay unti-unti nang nagugubas sa lupa. Ang aral ng kwento na ito ay kung lahat ay isa lang na bahagi, wala nang natirang buo. Parang ganito, i-on ang mga notification at iwan ng isang like para sa suporta sa channel. Maraming salamat sa panunood.